Magandang araw mga bro. Ito may gagawin tayo, Sony Bravia 40 inch to mga bro. So plug in natin para malaman natin kung anong trouble nito. Plug in. So yan, nag-power ito. So on natin. Yan. So yan, lumabas ang Sony. Tapos nag-raster, tapos mamamatay. Yan, labas na naman. So, nag-raster na naman siya. Tapos mamamatay na naman. So, yan ang naging trouble niya mga bro. Yan. Yan. So, yan ang solusyon na natin. So, buksan lang natin mga bro. Ito, ang daming dumi. So, ito na mga bro. Buksan na natin. Ito yung main board. Kasama na dito power supply sa Sony. Ganito. So, ang zipper, wala siyang tikon. So, naka-built in yung tikon niya dito. Ito yung top board niya. Ito. Sa ilalim. So, pag ganitong problema mga bro, based on my experience, pag ganito, may problema ito sa kanyang inverter. Ito. Ito yung inverter. Siya yung itong IC na to. Ito yung siya yung nagsusupply sa ating backlight para ilaw. So, malamang pag ganyan, nag-protect itong ating inverter. Siguro may konting problema sa ating backlight kaya siya nagpo-protect. Isang reason 'yan. Pangalawang reason, baka may mga loose connection doon sa loob or dito sa mga terminal. So isa din 'yon, magpo-protect ang ating inverter kasi napaka-sensitive nito. Although mayroon siyang protect, pwede nating i-condemn 'yan, pero yung steps na gagawin natin bago natin i-condemn yung protect nito is check muna natin yung backlight. So, sad to say, mga bro, na hindi ko kabisado tong pin. Ang alam ko dito, yung ground, itong puti. Tsaka itong kulay gray. Ito yung line. Pero pag i-test natin to, hindi natin ma-detect na ilaw. So resistance lang ang makukuha natin. So pinaka sure na malalaman talaga natin, para sa akin, na check natin actual yung backlight. So ito, mahabang proseso to mga bro, kasi tanggalin natin to lahat, pati yung panel or glass ito. So tatanggalin lahat yan. So popost ko na lang ito. Tapos hindi na natin ikasama sa video para mapahaba. Basta ang proseso nito, pag titingnan natin yung backlight, baklasin lahat, pati frame, bago natin ma-check yung backlight nito sa loob. So, post ko lang muna mga bro. So, tuloy tayo mga bro. So, regarding na pala sa ating na-check, sa pag-check natin sa backlight, so, ito yung ginagamit sa pag-test ng backlight. Ito. So, ngayon, based sa ating pag-check, hindi uniform yung voltage. So, yan ang naging dahilan na itong
inverter is magpro-protect kasi mayroong resistance yung backlight natin na nagpa-fluctuate. So hindi may iwasan na mag-protect yung ating inverter. So ngayon may nakita tayo sa loob na mga corrosion sa terminal. So ngayon pag ipaandarin na natin to is ang ginawa natin is nilinis natin yon. Tapos pagpandarin natin, magko-continuous na siya. Pero hindi natin tiyak kung magpo-protect siya sanhi. Magpo-protect itong ating backlight inverter sanhi ng resistance ng backlight na hindi na nagpa-fluctuate siya. So ibig sabihin, bumababa, tumataas ng konti. So ang pagitan nasa point something to 1 volt maximum. So hindi pa rin yan as in accurate na running ng resistance ng backlight voltage. So ang gagawin natin dito mga bro, kung mapapansin natin, subukan natin measure para makita ninyo yung difference. So plug in lang natin. And tapos on natin. On natin siya. Yan, kung mapapansin natin, gumagana na siya mga bro. So para sa akin, hindi natin tiyak to kung gustong mag-protect yung ating inverter IC. Yan o. So gumagana naman siya, di kagaya ng hindi pa natin na-check, nagpo-protect talaga yung ating inverter. Magpa-flash lang yung logo tapos mamamatay. Yan, mapapansin natin, yan o, magana, pero hindi natin tiyak kung few seconds, few hours, few minutes na mag pro-protect yung ating inverter IC. Sanhi na hindi pantay yung resistance ng kanyang nag-drive siya ng backlight resistance na hindi pantay yung boltahe. So kung mapapansin natin, yan, i-check natin para makita ninyo kung hindi siya pantay. So nang-press natin, so ito pala yung number 1, 2, 3, 4, 5, number 6, ito yung positive, ito common positive. So ang itong limang pin, so negative. So i-test natin mga bro, ito ang pin number 1, yan o, mayroon siyang 34 hindi siya nag-speedy, nag-pa-fluctuate ng konti. So dito tayo sa pin number 2, yan, 35. So hindi siya bumababa, 35.8. pin number 3, so yan, 34 na naman. So hindi uniform. Pin number 4, yan, nagpa-fluctuate mga bro, you know. Yung pin number 5, yan, so hindi pantay. So yan ang reason na magpo-protect yung ating inverter IC ito. So ang gagawin ko dito mga bro, subukan natin i-jump itong 1, 2, 3, 4, 5. Itong 5 na pin na to, subukan kong i-jump. So i-jump natin yan.
So gamit ang ito, imitan natin ang magnetwar na pino. So pause lang natin para hindi mapahaba yung video, kasi ano pa natin to, tanggalan ang insulation para i-jump natin. Okay mga bro. Padaan natin sa microscope para sa magnifying. Yan, kung mapapansin natin, itong 1, 2, 3, 4, 5. So yan, jump na natin yan, 5 pin. So ngayon, testing tayo. So ito na mga bro, sinandal na natin to, nakabaliktad. Yan. So plug in lang natin. Yan, nag-standby on. So yan mga bro, so okay na yan mga bro. So ngayon i-upload natin para sa mga newbie na makatulong. At disclaimer sa mga non-qualified technician, huwag gayahin kasi napakasila nito. So ito, yan ang ginawa natin. Yan o, naka-jump yan. So salamat nga pala sa mga nag-subscribe at sumubaybay sa ating munting channel, Meltronic Vlog. At kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa tuwing mayroon tayong videong i-upload. Hanggang dito na lang mga bro. Maraming salamat and God bless.